The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you do not believe. Do not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'the time has come.' Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nations, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famine, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky. Before all this happen, however, they will seize and persecute you. They will hand you over to synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will be led to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand. For I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel speaks about the end times. When will it happen? If you read the Gospel of Matthew chapter 24, even the angels do not know when it will happen. Yun po mga may edad, inabot niyo ito na sabi nila, "Naku, sa year 2000, guguho na." Hindi po ba, ano? Guguho na. Ay, di naman gumuho. Di po ba, ano? Maraming magsasabi, ngunit walang nakakaalam. Huwag kayong maniniwala. Pero, kung malalaman mo ba kung kailan ka mamamatay, matutuwa ka ba? Meron ba sa inyong matutuwa pag sinabing, "Alam mo, next month mamamatay ka na"? Ikatutuwa niyo po ba yun? Naikwento ko na ito. Dati dito sa Greenbelt, mayroon ditong ball ng passages. Nako, sipag ng mga staff, gumugupit ng mga passages. Nialagay yan. At yung mga kumukuha, tatlo kong kunin. At pipiliin yung pinakamaganda. Ay, hindi ito. Ay, hindi ito. Ay, ito. Ito talaga ang message ni Lord. Di ba? Namimili. Kaya sabi ko nung dati, isama mo nga ito. Ano yun, Father? Ha? "You fool, I will take your life tonight." Di ba? Anong mararamdaman mo? The late Father Eric Santos, many of you knew him, minsan nagkukwentuhan kami kasi may sakit na, sabi niya. Sabi ko, "Ano ba, Father Eric, kumusta ka ba?" Sabi, "Okay lang. Okay lang. Hindi ka ba nag-aalala?" Sabi, "Hindi. Kasi ang dasal ko, sana mamatay ako ng maaga.
Bakit ba naman gusto mamatay ng maaga? Para pag tinitingnan ako sa kabaong, sasabihin ng tao, ay, sayang naman, bata pa. Di ba, no? Yun ang kanyang panalangin. O, di namatay ng maaga. Di pa ba, no? Mahirap yung antanda mo na. Sabi, ha? Kulay lupa na ito. One of the many stories he shared is when a family asked him, Father, our mother is dying and we want to console her. Pwede bang sabihin sa kanya na maiksi na lang ang buhay niya? Si Father Eric walang takot magsabi. Pinuntahan niya yung nanay na may sakit, kinumusta niya. Sabi, ito, Father. Inanoint niya at sinabi ng matanda, bakit, Father? Malapit na ba ako? And candidly, Father Eric said, nanonood kayo ng Marimar? Sabi ng matanda, opo, Father. Hindi nyo na matatapos. Ganun kasimple, di po ba? Na? Hindi nyo na matatapos. Ha? At least kayo, masaya kayo. Bakit? Natapos na yung probinsyano, buhay pa kayo eh. Di po ba? Akala natin, di na matatapos yun. Hindi po ba? Na? Nobody knows. Will you be really happy knowing when you are going to die? No. No. You know, I'm so rigid about myself. 3 years in advance, may kalendaryo na ako. At marami ako mga kaibigan na sasabihin sa akin, Father, malungkot kami, namatay ang kapatid ko, wala ka, hindi ka o nagmisa. Ay, well, pasensya na po kayo, nasa pilgrimage ako. Tapos sasabihin niya, sana Father, pag namatay ako, nandito ka. Sino makakaalam? Kaya sagot ko doon, di schedule natin. Di ba? Para balang samaan ng loob, schedule natin. Si Father naman. Ayaw mo naman. Ayaw mo naman. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, ang sinasabi lang, maghanda ka. Maghanda ka. If you are 34 years old and above, please take note of this. If you are 34 years old and above, you have already lived longer than Jesus. Di ba? Can you imagine? God made man live only for 33 years and you are living longer than the God who has given you life. You have more reason to say thank you. You must appreciate. My dear friends, my brothers and sisters, stop worrying. Stop worrying. May mga nagpapabless. Father, pray mo naman ako. May cancer ako. Sabi ko, bawasan mo ang pag-alala mo. Bakit? Anong inaalala mo kung may cancer ka? Mamamatay ka ba bukas? Hindi naman. Ang daming walang cancer na matay bukas eh. Hindi po ba? Ang daming walang sakit. Na-stroke ako na wala man lamang palatandaan. May diferensya ako. Nobody knows. Sabi ng isang obispo, natakot ako sa iyo, Father. Bakit naman, Bishop? Hindi pala guarantee pagpayat. Ayan, taba niya. Di ba, ano? Kaya sabi ko, mag-ingit ka, Bishop. Di ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi natin hawak. So, stop worrying. In the 4th chapter of St. Matthew, don't worry for your tomorrow. Tomorrow will take care of its own worries. Why? Because you have enough worry for today. If you are worrying, then you are not living in the present. Pag kayo masyadong maraming inaalala, hindi kayo nabubuhay sa ngayon. Kasi ang iniisip nyo ay yung mga darating pa. Hindi nyo naman alam kung darating yun. Di po ba? Ano? Live in the present. Kung kayo naman ay walang sinabi, sana magbalik ang kahapon. Ay di, hindi ka rin nabubuhay ngayon. Nabubuhay ka sa kahapon. Sayang. Ang bukas ay hindi pa dumadating. Ang kahapon hindi na magbabalik. Mabuhay ka sa ngayon.
Huwag mo masyadong problemahin ang iyong buhay. Lahat tayo mamamatay. Una-una lang yan, di po ba? No? Naikwento ko nga yan eh, di ba? Na nagmisa ko sa patay. Naku, iyak ang. Tapos sabi nung kamag-anak, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi, bakit naman? Para wala nang iyakan. Hindi naman tama yun. Bakit naman, Father? Inimbitahan niyo lang ako, sasama niyo pa ako. Di ba? Pero sinasabi ko, yung po mga nagsusulat dyan sa harap, ha? Yung bang may guestbook dyan sa harap, may perma kayo, nakaperma na ba kayo? Sabi ko, opo, Father. Yan po ang irarapol ko, sino unang kasunod na mamamatay. Diba? Ha? Nakaperma ako. Di ba? Kaya yung iba, di na po may perma. Pero pagkataas ng misa, may pumipirma. Sabi ko talaga, humahabol kaya. Hindi, Father, sinusulat ko pangalan ng asawa ko. Oh. Anong sinasabi sa unang pagbasa? It is not the death that we worry about. It is the judgment. Everybody will die. What we are fear of is what will happen when God judges us. Yun ang mas nakakatakot. Yun ang mas nakakatakot. Anong sasabihin sa akin ng Diyos pag ako'y humarap sa Kanya? Kaya nga, sabi ni St. Ignatius of Loyola, in his daily prayer, you imagine yourself standing before the presence of God. Ano ang sasabihin sa'yo ng Diyos? Ano sabi ni St. Augustine? The moment you were born, you start dying. The moment you are born, you start dying. That's why our goal, my brothers and sisters, is not to live long, but to live well. Sayang ang haba ng buhay kung walang kabuluhan. Sayang ang haba ng buhay kung puro away lang ang meron. Diba? Live well. Be happy. Be good to other people. Because the second reading speaks of what? Not only of eating. If you don't want to work, don't eat. Diba, no? Oh, yung mga ayaw magtrabaho dyan. Ha? Mahiya kayong kumain na hindi kayo nagtrabaho. Hindi po ba, no? Hindi ako may sabi. Si San Pablo nagsabi. Ano sinasabi doon? You will never reach heaven by not working for it. Isa lang ang pumasok sa langit na hindi nagtrabaho para doon. Ang alin? Yung magnanakaw sa tabi ni Jesus. Di po ba? Ha? Sabi nga, bakit yun, Father? Magnanakaw yun, nakapasok sa pinto ng langit. Eh ano ngayon? Bakit pinayagan ni Jesus? Eh, pwede din naman ikaw. Ipapako ka nga lang. Di po ba? Gusto natin kunin lahat ng biyaya na ayaw natin magtrabaho. Nagsisimula yan sa paggalang sa magulang habang lumalaki. Tinitingnan ko doon, may nanay talagang pinapaypayan yung anak niya. Oh, grabe. Diba, nanay, huwag mong paypayan yan. Ha? Hayaan mong mainitan yung anak mo. Bakit? Binibigyan mo ng bad understanding na ang buhay ay talagang mayroong tagapaypay. Di po ba, no? Hindi. Help your children to have a backbone, not just a wishbone. Alam nyo, inis na inis ako. Nung kami lumalaki, ito kinaiinisan ko. Na ano? Yung nanay mo pupunta sa school. Tapos, ay, pupunasan ka. Ah, ang anak ko. Ha? Tapos pupulbuhan ka. Nakakainis yun, di ba? Huwag na huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong ispoil din yung mga anak. Pag nadapa, di bumangon. Mahirap yung tayo alagang-alaga. Di ba? Hindi natin natututunan na tingnan ang buhay kung ano dapat ito. Again, everybody will die. Everybody will die. When it is your time, it is your time. Kung panahon mo yan, hindi mo yan mapipigil. Kung panahon mo yan, hindi mo yan pwedeng madaliin. Mabuhay ka sa kasalukuyan
ng merong pagmamahal. Mabuhay ka sa kasalukuyan na ano? Na punong-puno ng kabutihan. Huwag kayong mag-iipon ng sama ng loob. Huwag kayong mag-iipon ng kaaway. Sapagkat yung kaaway na iniipon nyo dito sa lupa, yan ang makakasama ninyo. Hindi sa langit. Di po ba? Kung kayo'y maraming kaaway, magkikita kayo sa impyerno. Kaya, ano sabi po ni Padre Pio na Petrocina? Be the saint among the saints in this world. So that when you die, you will be together in heaven. You will be together in heaven. Pag nagkita kayo sa langit, uy, kilala kita. Nagsisimba siya sa Greenbelt, di ba? Oo, di ba? Sana ganun. Sana ganun. Hindi yung pagdating mo doon, wala kang kakilala. Malungkot ka. Niwala ang kamag-anak mo. Di ba? Sabi nga ni Danny Javier, ha? Nung siya'y bago mamatay, nagkwento siya na nabigyan siya ng vision na doon daw sa impyerno ang haba ng pila at mga kaibigan niya ang iba. Aba, buti na lang, hindi akong kaibigan niya. Di po ba, no? Nobody knows. Nobody knows. There will be judgment and we have to work for heaven. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. To do ordinary things with great love. Hindi yung puro kabig. Magbigay kayo. Dito sa Greenbelt, batang pari ako. Pagkatapos ko magmisa, mayroong sumalubong sa akin dyan, Father, yung anak ko po may sakit, nasa PGH, kailangan po ng gamot. Sabi ko, nasa na reseta? Pinakita sa akin reseta. Kahit bili tayo. Wala po niya sa Mercury, sa Bambang lang. Ay, layo naman, sasabahan ko pa. Tapos, ang stipend, 500. Binigay ko stipend. Sabi niya, kulang ito, Father. Grabe. Binigay ko, dinagdagan ko. Ginawa ko 1,000. Pero nung ako papunta na sa parking, yung kutob ko, feeling ko talaga naloko ako. Ha? Merong ganun, di po ba? Ano? Bumalik ako sa office, tumawag ako sa PGH. Meron ba kayong pasyenteng ganito? Sino po ito? Ako po si Father Dave. Kasi meron po nangihingi dito. Sabi ba naman na sumagot, naloko kayo, Father. Ang sama ng loob ko. Ang sama ng loob ko. Sa sama ng loob ko, nakwento ko pa sa obispo, kay Bishop Sok, ang sama ng loob ko, naloko ako. Simple lang ang sagot ni Bishop Sok. Minsan magpaloko ka. Di ba? Sapagkat sino man ang loko sa iyo, babayaran naman yan ng Diyos. Pero kung totoo yan, nakatulong ka. Di po ba? Takot tayo na tayo'y maloloko. Pero alam natin, susuklian ng Diyos ang bawat kabutihan. Kaya nga sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, love anyway, be good anyway, be trusting anyway. Because at the end, you will be rewarded. You will be rewarded. Mga minamahal na mga kapatid, begin at home. Begin at home. Palagi ko yung sinasabi. Kung kayo ay mayroong matandang magulang, accept this. If you have an aging parents, accept this. What? They don't have many Christmases to come. Pag tinitingnan ninyo ang inyong mga matandang magulang, itanong nyo sa inyong mga sarili, ilan na lang kayang Pasko meron ang nanay ko? Ilan na lang kayang Pasko meron ang tatay ko? Itanong ninyo. Yung ba mga huling Pasko na yan, ipagmamadamot nyo pa? Aalisin nyo pa ang paggalang? Father, kasi ganyan. Ganon talaga.
ulit, Mother. Ay, ano ngayon? Every time I said this, when people are good to you, be good to them. But when people are bad to you, be good to them because it is who you are. If you are good, then you will be good to everyone, regardless of. Kung hindi ka mabuti sa lahat, hindi ka talaga mabuti. Sapagkat ang pagiging mabuti, ayon sa pangalawang pagbasa, dinidevelop yan. Ano sabi ni Saint Augustine? Sabi ni Saint Ignatius of Loyola, discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Pag sinabi natin discipline, inisip natin pinapalo tayo, pinapagalitan tayo. Hindi. Disiplina yon. Disiplina yon. Meron akong kaibigan na nag-aral ng tumugtog ng gitara. Nagdudugo ang daliri. Disiplina yon. Disiplina yon. If you read the life of Kobe Bryant, he wakes up at 3 o'clock in the morning and started playing basketball at 4 o'clock in the morning. That is discipline. To be able to live a life of excellence and distinctions. Heaven, my brothers and sisters, is a product of discipline. It is a product of discipline. Being courteous, being honest, being faithful, it is a product of discipline. Don't worry when you will die. It will come. It will come whether you like it or not. But hopefully before it will come, before it comes, you have already lived a life pleasing to God. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Pag nagre-renew ako ng kasal, 50, 60, ano pa ba naman ang i-homily nyo doon? Di ba ano? Sabi nung babae sa lalaki, I love you. Sabihin mo nga mama, I love you. Di ba? Bingi naman pala si tatay. Sabi niya, I hate you too. Grabe. Tay, ang sabi po, I love you. Ah, akala ko, I hate you. Di ba? Sabi ko, siguro kayo sa bahay ganyan, no? Ha? Lumalabas. Ha? Sabi ng lalaki, di na ako natatakot ngayon, Father. Noon, takot na takot ako dyan. Ngayon, di na ako natatakot. Malapit na ako yung mamatay. Eh. Di ba? Pagkamisan, ganun eh. You know Father Jim Perry, di ba? I love talking to him. In his old age, ano sabi niya? The blessing of being old is I have already relinquished all my fears. Nung ako'y nagsimula ng tumanda, at alam ko, wala akong madadala, ay, nawala lahat ng aking takot. Nawala lahat ng aking takot. Again, death will come. Do not worry about it. It will come. Even it will be announced, you will not be happy. Ano kayang sine ang hindi nyo matatapos? Hindi ko alam. Anong telenovela ang hindi nyo matatapos? Hindi ko alam. Ang mahalaga, huwag nyong kakalimutan na mayroong paghuhusga. Ikatlo, maabot mo lang ang langit kapag ito'y iyong pinagsumikapan. Amen. Additional announcement, on November 19 and 20, two events will happen. One is the retreat, the other is the play. So mamili kayo. Magre-retreat ba kayo o manunod kayo ng play? Ha? Father, pwede bang hindi mamili? Mamili ka, baka yan na lang ang huli. Ano po? Ha? Sabi ni Father Richard Ho, the last time I came, nobody bought. Wala daw bumili. Grabe naman. Ha? Bumili kayo, ha? Alam ng Diyos kung sino may pera sa inyo. Ano pa? Paglabas nyo dyan o dito, nandyan po kayo, bumili po kayo ng ticket. Kung hindi kayo bibili, mag-donate kayo para po sa kanila. Ano pa? Nakatingin si Lord.
Kanina, may batang umiiyak. Hindi ko tinitingnan. Bakit? Ayaw ko ng nanay ay mapahiya o ayaw natin na sila ay matakot. Ano po? I learned this from Father Eric Santos again. Kasi dati siyang kura-paroko ng Santo Niño ng Tondo. Ano sabi niya? Ay, sa amin lahat ng bata tanggap. Hindi ko pinapagalitan. Iyak man sila na sabay-sabay, okay lang. Nagbibigay sila ng pag-asa sa simbahan. Hindi po ba, ano? Kumpara sa matandang ubo ng ubo. Ano po? Ibig sabihin, malapit na mamatay. Hindi po ba, ano? The late Father Eric Santos. Ano po? Ang akin lang pakiusap, pag kayo nagpapabinyag, huwag kayo nagpapadede. Kasi na ako'y nagbinyag sa dating parokya, isang binyagan, parang factory ng bata, 50. Ano po? Ang dami. No? Tapos, sabi ko na huwag magpapadede. Kasi nagugutom. Ano po? Magpadede before the binyag or after. Kukrusan mo lahat yan. Kukrusan. Pagdaan ko doon sa isang nanay, pagod na ako, nakrusan ko yung dede. Ano po? Hindi nakakatuwa. Sabi, ay! Life is short. My brothers and sisters, life is short. Stop worrying. Do not be afraid. Do not be afraid. All the good things you have done, God will remember them. Regardless how small. If people have cheated you, don't worry about it. Don't worry about it. God will always reward you. But start at home. Start at home. As Mother Teresa of Calcutta have said this, if you want to be happy, go home and start living, loving your family. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.